ang inyo, taxi. Maging ang mga taga-Katiil sa Davao Oriental, buhay pa rin ang diwa ng Pasko. Nasaksihan niya sa pagbuhos ng tulong at mga regalo para po sa mga sinalanta ng bagyo. Mula sa Davao Oriental, saksi si Salima Refran. Maghapong naging makulimlim ang panahon dito sa Katiil, Davao Oriental. At dahil nagbabantang umulan dahil sa isang low pressure area, nakahanda ng mga sundalo at volunteer. Sa kabila ng madilim na kalangitan at ang iniwang bigat na rin ng trahedya, kahit papaano'y di pa rin lubusang nawawala ang liwanag ng Pasko sa puso ng mga taga rito. Kanina, binalikan ko ang ilang nakilala ko sa gitna ng trahedya. Tulad ni Geraldine na nawala ng asawa at anak sa bagyong Pablo. Dinalhan ko siya at ang iba pa niyang mga anak ng kaunting pang Noche Buena. Maraming salamat nito. Binigay mo katulong ito sa amin kahit konti. Ang special child na si Alice, tuwang-tuwa na muli kaming makita. Lalo na nang iabot ko ang regalo naming manika. Masaya siya. Masaya siya. Gusto ba niya? Gusto niya. Kahit papano, may naibigay na regalo ko sa kanya. Ang batang si Christian na naulila sa pananalasa ni Pablo, sinorpresa namin ng mga damit at laruan. Salamat po! Salamat po! Magiging mabait ka bang bata? Opo. Promise? Opo. Si Ivan naman, na sa murang edad ay tumutulong na sa isang ospital dito, sinorpresa namin ng isang bike. Mga taga-Maynila na sobrang natuwa doon sa kwento mo. Kasi nakita nila na tumutulong ka dito sa ospital. Kaya ang sabi nila, bibigyan ka nila ng Christmas gift. Thank you sa iyo yung lahat. Bakit? Kay binigyan nila ako ng bike. Sabi nga ng ilan, hindi sa garbo ng pagdiriwa, kundi sa pinamamalas sa kabutihan sa kapwa na susukat ang diwa ng Pasko. At sa dami ng nasaksihan kong pagtutulungan dito sa gitna ng trahedya, walang dudang buhay ang Pasko rito sa Davao Oriental. Daming taong tumulong tapos di ka man lang magpasalamat. Hindi ba namin maisa-isa sila? Kaya yun dumadaan, makita nila. Tiniis nila ang Pasko na wala sa kanila. Tapos para lang tumulong sa amin. Mula rito sa Katiil, Davao Oriental, ako si Salima Refran, ang inyong saksi.